nagpatawad, Isabella. Nakayukong sabi ni Nathan sa kasintahan. Paano ko, Nathan? Lumuluhang tanong ni Isabella. Magkausap sila sa apartment niya, ang lugar na naging saksi sa kanilang pagmamahalan sa mga nakalipas na buwan. Pagkatapos itong sabihin na iyon ang huli nilang pagkikita dahil nakatakda na itong mamanhikan sa babaeng gusto ng mga magulang nito para dito. Kulang na lang ay magpakamatay siya para hindi niya maramdaman ng sakit. Bumalik ka sa mga magulang mo sa China. Hindi pa huli ang lahat. Siguro mapapatawad ka pa rin nila. Madaling sabihin pero napakahirap gawin. Bago ko umalis ay maliwanag yung sinabi sa akin ng mga magulang ko na wala na ako babalikan kapag pinili kita at ang bansa mo. Paano ba nila ako mapapatawad pagkatapos ko silang talikuran? Walang magulang na matitiis ang kanilang anak. Subukan mong sabihin yan sa parents mo. O baka naman, gusto mo rin taga magpakasal sa babaeng napili nila. Bakit? Dahil ba mayaman siya? Kung yaman din lang palang gusto mo, sana sinabi mo na sa akin nung nasa China pa tayo. Kaya kung pakausapan yung parents ko na ibigay ang magiging mano ko. Ang gusto lang naman nila noon sa China tayo tumira at hindi dito sa Pilipinas, diba? Maling iniisip mo, Isabella. Hindi ko kagustuhan to, lalong hindi kayamanin ang hangad ko. I just have no choice. Alam mo namang may taning ng buhay ni nanay. At anumang oras ay pwede na siyang kunin sa amin. Ayokong bigyan pa siya ng sama ng loob bago siya mawala. Kaya pinagbigyan ko na siya. Malaking halaga rin naman ang naitulong sa amin ng mga Ruiz sa pagpapagamot sa kanya. Alam mo rin silang nagpaaral sa akin. Hindi nila ako itinuring na iba kahit anak lang ako ng driver at katulong nila. Ayoko nang bigyan ng sama ng loob ang mga magulang ko. I'm really sorry. Hindi ka tunay na lalaki. Duwag ka! Pinagsusuntok niya ang dibdib ng nobyo at hinayaan lang siya nito. Pagkatapos ng itong piliin, iiwan mo rin pala ako? Anong klase kang lalaki? Dapat ay maghihirap kayo ng babaeng yon. Huwag na nating pahirapan yung mga sarili natin, Isabella. Hinuli nito ang kanyang mga kamay. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Hindi pa katapusan ng mundo. Bata ka pa. I'm sure, may mas deserving na lalaki para sa'yo. Sadly, hindi ako yun. Goodbye. Binitawan nito ang kanyang mga kamay. Tinalikuran na siya nito at tinungo ang pinto. Nathan, maawa ka. Huwag mo akong iwan. Hindi ko alam kung paano mabubuhay kapag wala ka. Patakbo pa niyang hinabol ang lalaki, ngunit hindi na siya pinansin nito. Sumakay ito sa kotse at unti-unting naglaho sa paningin niya. Napaluhod siya sa sementadong daan. Wala siyang pakaalam kung pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay niya. Ilang minuto siyang tila wala sa sariling nanatili roon. Nang mahimasmasan, ay tumayo siya. Para saan pa ang mabuhay kung wala na kahit isa sa mga mahal ko sa buhay? Tila zombie na pumasok siya sa bahay, dire-diretso sa kusina. Nang makitang hinahanap, nilapitan na yon at kinuha. Mahigpit na hinawakan niya ang bagay na yon, na parabang takot na takot siya na may maaagawin sa kanya. Tinungo niya ang main door ng apartment. Bago isinira yon, itiningnan niya ang paligid. Nakita niyang mga kapitbahay niya na nakatingin sa kanya. May sinasabing iba ngunit hindi niya narinig yon. Parang nabingi siya. At ang tanging naririnig lamang ay ang isang bahagi ng isip niya na nagsasabing sundin ang anumang nais niyang gawin. Isinara ni Isabella ng tuluyan ng pinto. Pagkatapos ay mga bintana. Naglock din siya ng pinto sa likod. Pumasok siya sa kwarto at inilock din iyon. Handa na siyang laslasin ang pulso niya. Mabuti pang mamatay na ako kaysa mabuhay nang wala ka, Nathan. Ngunit bago niya na isagawa ang binabalak, naunahan na siya ng sakit ng tiyan. Tila kumikirot ang puso niya na hindi niya maintindihan. Nanlabo ang kanyang paningin at unti-unti siyang nawalan ng malay. Nang bumalik ang kanyang malay,
Ang mga mukha na nagmamalasakit ng mga kapitbahay ang bumungad sa kanya. Grabe ka naman, Isabella. Magpapakamatay ka ng dahilan sa lalaki? Ni hindi mo nilang naisip ang bata sa sinapupunan mo? Anong batang sinasabi niyo, Ate Susan? Buntis ka. Pasalamat ka at malakas ang kapit ng bata. Kung hindi, ay habang buhay mong dadalhin sa konsensya mong pagkawala niya. Hindi pa katapusan ng mundo. Huwag kang mawala ng loob dahil lang iniwan ka ng lalaki. Ibig sabihin lang ay hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang iyong magiging anak. Magkakaanak kami ni Nathan? Nabuhayan siya ng loob. Baka kapag nalaman ng nobyo na buntis siya, ay bumalik ito sa kanya. Ang bata sa sinapupunan niyang magiging bagong pag-asa niya. 2 araw pang nanatili si Isabella sa ospital bago siya tuloy ang pinalabas ng doktor. Minagpunta pa sa kanya na isang psychologist at pinayuhan siya ng mga dapat iyang gawin sa kabila ng nangyari sa kanya. Pinakinggan naman niya ang mga payo nito. Ngunit ang tunay na nagpalakas at nagbigay ng pag-asa sa kanya ay ang bata sa sinapupunan niya. Dumiretso agad siya sa bahay ni Nathan sa Pasig pagkagaling ng ospital. Sinamahan pa siya ng kapitbahay niyang si Ate Susan sa pagpunta roon dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Sa kasamaang palad, walang Nathan na humarap sa kanya. Isang katulong na hindi nakilala ang nakausap niya. Ibinanta na tong bahay kay Mrs. Diaz. Kahapon lang kami lumipat dito. Nung isang araw lang kasi tumulak papunta sa Amerika mga Sebastian. Doon daw kasi ang honeymoon ng bagong kasal na anak nila. Yung gwapo at matangkad na parang Amerikano? Nathan yatang pangalan niya? Muling bumagsak ang mundo ni Isabella. Kung hindi na kasama sa Ate Susan, baka namatay na siya. Parang wala sa sariling umalis siya sa harap ng bahay ng dating bahay ng mga Sebastian at muntik na siyang masagasaan ng isang van. Tibayan mong loob mo, Isabella. Isipin mo magiging anak mo. Sabi ni Ate Susan na awang-awa sa kanya. Hagulgol na tinugon niya ito. Pagkalipas ng 9 buwan, isinilang ni Isabella ang isang malusog na batang babae. Pinangalanan niya itong Mia. Yun kasi ang pamagat na kanyang nagpe-play sa radyo bago siya nag-labor. Yun din ang kantang tumutugtog sa kaset habang sinusuko niyang kanyang pagkabirhen sa ama ng anak niya. Yun ang paboritong kanta ni Nathan. Sa tulong ng Ate Susan, napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Habang nagtatrabaho siya bilang singer sa isang club sa Binondo, ito naman ang nag-aalaga sa anak niya. Maraming beses siyang sumubok na humingi ng tawad sa kanyang mga magulang, pero nanatiling matigas ang puso ng mga ito sa kanilang anak. Siya ang pusang sumuko at hinayaan na lang na maging ganoon ang kanilang sitwasyon. Hindi na rin siya kahit minsan nakibalita kay Nathan. Hanggang kaya niya, bubuhayin niya ang kanyang sarili at ang anak niya sa paraang alam niya. Talaga bang pag-iinom lang ng alak ang alam mong solusyon sa problema mo, Nathan? Hindi pa man nakakaalis ng barko'y nagsusuka ka na dahil sa kalasingan. Kailan ka pa ba matututo maging responsable? At hindi puro inumang inaatupag mo. Hindi porke kaibigan mo nag-imbita sa atin dito sa Ruiz, eh pwede ka nang gumanyan. Mahiya ka, at hindi lang ikaw naapektuhan yung ginagawa mo. Sermon ang inabot ni Nathan sa ina na mapasukan siya nito na nagsusuka sa inokyo pa niyang cabin. Kasalukuyan silang nasa isang cruise ship para sa engagement party ng kaibigan niyang si Odie sa kasintahan nitong si Serva. Isang linggo ang kanilang paglalayag na iikot sa buong Pilipinas. At hindi pa man sila nakakaalis ay lasing na nga siya. Nathan, magpakita ka naman ng kaunting ayos sa mga kasama natin dito sa barko. Paano tayo makakakuha ng karagdagang kliyente sa agency kung ganyang ka-irresponsableng pinapakita mong behavior dito? Naghila mo siya para kahit paano ay mahulasan siya. Mas magaan niyang pakiramdam niya dahil nakapagsuka na siya. This is a pleasure trip, ma, pa. Kaya okay lang kung lasing ako. Everybody knows na hindi ko naman tumadalas gawin. Kaya it's okay.
hindi niyo kailangan mag-worry. Nasa barko tayo, Nathan, at hindi sa bahay o kusang hotel o club na pwede ka magpakalasing na parang wala ng bukas. Paano kung sa sobrang kalisingan mo mahulog ka sa barko at wala makapansin sa'yo? Natawa siya. That's impossible, ma. Walang rason para tumalun ako sa barko. Huwag mo akong daanin sa pagbibiro. Nanggigigil na ang kanyang ina. Maylin, hayaan mo na yung anak mo. Masisira lang araw mo. Parang hindi mo kilala yan. May pinagmanahan yan kaya ganyan. Nathan! Singhal ng mama niya sa kanyang ama. Enjoy your day, folks. Huwag niyo akong alalahanin. I can definitely manage myself. Now go up and enjoy the view. Mamayang kaunti, kapag nahulasan na ako, susundo ko sa inyo. Inakbayan niya ang mga magulang at pilit ni inakay patungo sa pinto. Walang nagawa ang dalawang matanda kundi ang pagbigyan siya. Behave, anak. Huwag mong gayahin ng mama mo. Sabi ng papa niya. Nakita niya nung kurutin ito ng kanyang ina sa tagiliran paglabas nila ng pinto. Such a sweet couple. Hanga siya sa tibay ng samahan ng parents niya. Lalo na ang hindi matatawarang presensya ng ama niya sa kanyang ina. Nasa mid-50s ang kanyang ina. Mas matanda rito ang ama niya ng halos 10 taon. Madalas itahimik lang ang mama niya. Madalang itong lumabas ng bahay. Ang hilig nito ay ang mag-garden, mag-cross stitch at mag-gatilyo. Hindi ito nagpupunta sa kung saan-saan kasamang mga amiga. Madalas, ang iilang mga kaibigan nito ang nagpupunta sa bahay nila at nakakakwentuhan nito. Sa ibang bansa ito madalas mamasyal kasama ng papa niya. Kasabay na rin ang pagdalaw sa mga kapatid nito. Ang papa niya ang madalas na wala sa bahay. Ito ang namamahala sa mga negosyo nila. Pero ilang taon ang nakararaan ay ipinasa na nitong ilang mga negosyo sa kanya. Particular ang Detective and Security Agency. Pumapasyal-pasyal na lang ito sa ibang bansa kasamang mama niya. Recently lang na maisipang bumalik ng papa niya sa agency at napasabak agad ito sa trabaho kasama ng dalawa nitong kaibigan. Yun ay ang pagsagip kay Sir Vera mula sa mga kamay ng dumukot dito sa nanay-nanayan nito. Ngayon ay muling nag-i-enjoy ang parents niya sa one-week cruise courtesy ng kaibigan niyang si Odie at ng mga kaibigan nitong sina Tito Simon at Tito Lucas. Ang dalawang nabanggit ang kasama nito sa misyon sa pagkasagip kay Sir Vera. Ang dalawa rin ang respective fathers na Sir Vera at Odie. Nakatakda ang engagement party na magnobyo sa loob ng ilang oras. Pagkatapos ng matagal na panahong hindi pagkikita, sa wakas, ay mauuwi na rin sa kasala ng dalawa. Isa na namang di pangkaraniwang kwento ng kapwa niyang membro ng Los Matadores Bull Reading Club ang nasaksihan niya. Parang kailan lang, noong pare-pareho pa silang single sa 17 matador, siya ang pinakabata. Kaysa mahilig sa kung ano-anong bisyo, ang pagsakay sa toro at ang pagsali sa rodeo ang kinagiliwan niya. Sa batang edad niya noon, ay nakakasabay na siya sa mga mas nakakatanda sa kanya. Mabilis nga namang lumipas ang panahon. Ngayon, 14 sa kanila ang may kanya-kanya ng asawa at pamilya. Ayaw na niyang pagtuunan ng pansin ang pagiging single. Hindi pa lang siguro siya sinuswerte sa ngalan ng pag-ibig at palaging nauuwi sa hiwalayan ng past relationships niya. Hindi naman siya nagmamadali dahil bata pa siya. Ang pinakahuli niyang nakarelasyon ay si Kaishi. Relasyon na halos hindi man taga nagmaterialize. Mas pinili nilang maging magkapatid na lang ang turingan kaysa magkasintahan. Bago pa lumalim ng husto ang takbo ng isip niya, ay nagpasa na siyang maligo para presko siya sa buong maghapon. Malasing man uli siya'y iba-ibang pakiramdam. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!